nonton sa YouTube channel. Nasipon po ang anak ko, guys. Ayan. Oh, okay ka na? Handa ka na ba? Yes po. Ang ating story po ngayon ay ano ba 'yun, anak? Opo, yun po ang ating story ngayon. Ang bunga ng kasakiman. Ano kaya ang bunga ng kasakiman, no? Ayan, tungayan po natin ngayon kung ano po ang story na ito. Noong unang panahon, isang hari ang sabik na magkaroon ng anak na lalaki. Sa limang babaeng kinakasama niya ay may dalawang nagdadalang tao. Nagkataon na sa mga kinakasama niya ay sa dalawa ring ito malapit ang kanyang puso. Nagpahayag ang hari na ang sino man sa dalawang babae na magkaloob sa kanya ng anak na lalaki ay pakakasalan at gawin niyang reyna sa kaharian. Bagamat kapwa gusto na maging asawa ang hari, ng hari, alam ng dalawang babae na hindi nila hawak ang kapalaran. Walang makapagsabi kung ano ang kasarian ng sangkon na dinadala nila sa sinapunan. Lumipas ang mga buwan. Magkasunod na nagsilang ang dalawang babae. Ang una ay nagsilang ng magandang babae at ang ikalawa ay malusog na sangkon na lalaki. Dahil alam ng unang babae na hindi siya magiging reyna kapag nalaman ng hari na babae ang isinilang, kaya isang maitim na balak ang isinagawa niya. Ano kayang balak ang ginawa ng isang babae? No? Maitim na balak daw. Kaya makinig mabuti si Mateo kung ano ba ang maitim na balak ng babae, no? Doon sa kanyang anak, no? Ayan, hindi man lamang kinalabutan ang babae nang patayin ang kanyang anak at palihim na inilibing. Oh no, pinatay ng ano no, nung nanay yung kanyang anak kasi babae. Gusto niya kasi lalaki ang kanyang anak, no, para magiging reyna. Kaya naman pinatay niya, kawawa ang bata, no? Kawawa ang bata ng babae, no? Ang ikalawang hakbang, ayan. Pagkatapos mailibing ang anak ay isinunod ng babae ang ikalawang hakbang. Ninakaw niya ang anak ng pangalawang babae. Ang bata ay pinalitan niya ng isang bagong silang na kuting. Hello? Ang sama ng ano ginawa niya, no? Pinalitan niya ng kuting yung pangalawang ano, no? At ninakaw niya yung anak ng ano. Kawawa naman yung nanay nun, no? Ninakaw niya at pinalitan ng kuting, no? Ang bata ay pinalitan niya ng isang bagong silang na kuting. Ito ang itinabi niya sa ina ng bata na iparating na ng ikalawang babae sa hari ang balita na nagsilang siya ng sangkol na lalaki. Nang dumating ang hari mula sa isang paglalakbay, ay sabik nitong pinuntahan ang silid ng babae para makita ang sangkol. Gayon na lang ang gulat ng hari nang makitang isang bagong silang na kuting ang katabi ng babae. Nagalit ang hari. Napakalayo ng nilakbay nito, kaya sa tindi ng galit ay inuutos na itapon sa ilog ang kawawang ina. Natuwa ang unang babae nang dumating ang hari sa kanyang silid. Nakita niya kung paano nagalak ang hari nang makita ang sanggol na lalaki. Nabigyan ko kayo ng anak na lalaki, mahal na hari. Inaasahan kong tutuparin ninyo ang pangako na gagawin akong reyna, malambing na sabi ng babae. Tumutupad ang isang hari sa kanyang salita. Isang marangyang kasal ang ibibigay ko sa iyo. Wika ng hari na tuwang-tuwa habang yakap ang sanggol. Noon din ay inutosan ng hari ang kanang kamay na pauwiin ang iba pang mga babae sa kanyang kinakasama. Tinupad ng hari ang pangakong pinakasalan niya ang inakalang ina ng munting prinsipi.
Ilang araw makaraan ang kasal ay may kumalat na balita sa buong kaharian. Sa ilog kung saan ipinagtapon ng hari ang tunay na ina ng munting prinsipe ay may nanggagaling na halimuyak na amoy. Napakabango nito kung kaya hindi napigilan ng mga tao ang pagpunta nito para mag-usyuso. Natuklasan nila ang pagmumula ng mabangong amoy. Nanggaling ito sa gilid ng ilog kung saan nakalutang ang bangkay ng babaeng ipinatapon ng hari. Labis na nagtataka ang mga tao dahil napakaraming ibon ang nakita nilang nagbabantay sa bangkay. Ang mga ibon ding ito ang nagsasabog ng napakaraming mabangong bulaklak sa bangkay. Wala ring makakuha sa bangkay dahil tinutuka sila ng mga ibon. Nagpunta rin ang hari sa ilog para mag-usyuso. Nanlumo siya nang makita ang babaeng ipinatapon dahil malapit talaga ito sa kanyang puso. Nagulat pa siya nang biglang tumayo ang bangkay at mangusap sa kanya. Sinabi nito sa nahangad ng mga ibon na mahilibing na siya, pero siya mismo ang nakiusap na hintayin siyang makausap ang hari. Ipinatay ninyo ako nang hindi muna kayo nagpaimbestiga. Hinatulan agad ninyo ako nang hindi muna kayo nagsuri. Ngayon ay sinasabi ko sa inyo na ako ang ina ng munting prinsipe. Pinalitan ng babaeng pinakasalan ninyo ang aking anak ng isang kuting. Makaraang masabi ng babae ang katotohanan ay muling lumutang sa tubig ang bangkay. Mabilis na nag-utos ang hari na hanguin ang bangkay at iuwi sa palasyo. Sising-sisi siya kung bakit ipinapatay ang babae. Galit na galit ang hari nang makabalik sa palasyo. Agad niyang ikinumpirma ang reyna. Ikinumpronta ang reyna. Namutla sa takot ang babae nang malamang batid na ng hari ang kanyang maitim na lihim. Humingi siya ng tawad sa hari ngunit naging matigas ang puso nito. Inutusan ng hari na ibitin ng patiwarik ang reyna hanggang mamatay upang hindi pamarisan ng kasamaan. Labis ng nalulungkot ay alam ng hari na wala na siyang magagawa maliban sa ipalibing ang maringal ang walang kasalanang babae. Buong kaharian ay sumaksi sa maringal na libing at sa napakagarang mausoleo kung saan inilibing ang tunay na ina ng munting prinsipe. Sa paglipas ng panahon ay nasaksihan ng hari at ng mga nasasakupan ang pag-uliran ng prinsipe. Lumaon ay ipinamana rito ng hari ang kanyang trono. Pinatunayan ng prinsipe na tunay siyang karapat-dapat na maging hari dahil anak siya ng isang butihing babae na naging biktima sa labis na kasakiman. Ayun yung nangyari sa story, no? Naging masakim yung isang babae anak. Kaya naman pinatay niya yung anak niya. Nilibing niya, pinatay niya yung anak niya. Tapos dahil magsisilang na yung pangalawang babae ng anak niya at lalaki ang kanyang anak, pinalitan niya ng puting. Yung anak, no? Pinalitan niya ng puting. Tapos yung hari kasi malapit sa puso doon sa aray ko po. Ano ba yan, anak? Malapit sa sa puso doon sa arena na nagsilang at nakita niya, galit na galit siya dahil kuting yun nakita niya, naabutan niya doon sa silin, no, nakatabi nung reyna, no. Kaya naman pinatapon yung reyna, no. Pinatapon at namatay yung hindi naman siya reyna. Yung babae na nagsilang ng lalaki, no, siya yung pinatapon ng hari kasi pinalitan ng kuting doon ng isang babae yung anak niya, no. Napakasama talaga. Kaya naman yung buti na lang yung bangkay hindi siya hindi agad siya
nagpalibing, no? Yung mga ibon ay nagsasabog ng bango doon sa kanyang ano, no? Sa kanyang bangkay, no? At buti na lang nakapunta yung hari at nasabi doon nung bangkay nung hari na yun nga nangyari, pinalitan yung kanyang anak at hindi siya nag-ano imbestiga at agad siyang pinatapon, no? Kaya naman namatay yung babae na malapit sa puso ng hari at ang akala ng hari ay kuting talaga yung kanyang anak, no? Pero hindi niya alam na pinalitan pala nung ano nung babae na pinakasalan niya na naging prinsesa, yung ano prinsesa niya ay ginawa ay pinabitin niya dahil nalaman na niya ang katotohanan na yung ang ano ang tunay na nanay talaga ng prinsipe ay yung pinatapon niya doon sa ilog, no? Napakaganda sana ng kwento, no? Kaso lang may mga tao na masasama at nagawa nila yung kasamaan dahil gusto nilang maging ano maging reyna, no? Maging reyna at asawa ng hari. Napakaganda ng kwento, no? Si Mateo ba? Kung sakali si Mateo ba? Matuwa ba si Mateo na papatayin yung baby, yung sanggol? Hindi. Tapos yung isa, yung baby niya, papalitan niya ng kuting. Matutuwa ba si Harry? Hindi. Gusto ko lang baby. Gusto mo yung baby? Ano bang masasabi mo sa story? Gusto ko yung tao na baby. Gusto mo yung tao na baby? Hindi ko patayin. Hindi ka magpatay, no? Oo ba, pangit yung magpatay ng ano kapwa, no? Para lang makuha natin yung mga gusto natin, no? Kasi kukuhanin na lang yung bad guy, eh. Oo, bad guy yun, no? Hindi maganda yung magiging sakit. Kukuhanin ako ni Bully Kai Pew. Mapangit yung ano, anak. Pakinig ka muna kay mama. Pangit yung ano, yung gusto mong makuha yung isang bagay pero nakakasakit ka naman ng kapwa, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. Pangit yun, no? Kaya kung dapat kung ano yung binigay sa'yo, tanggapin mo. Kawawa yung batang babae, pinatay niya. Tapos yung ano naman, parang dalawang buhay yung namatay kasi yung ano, yung nanay nung prinsipe, pinatapon din ng hari kasi akala niya ay pusa kuting talaga yung kanyang anak, no? Sa inis niya, no? Hindi niya alam yun pala ang tunay ng nanay ng prinsipe, no? At ninakaw kasi nung masamang babae yung ano, yung bata at pinalitan ng kuting. Kawawa naman yung ano, no? Yung prinsipe, wala na siyang mami, no? Buti na lang hinatulan din ng ano ng hari yung ano yung kanyang asawang prinsesa kasi masama ang ugali, no? Eh maraming salamat po muli guys sa inyong pagsama sa amin. Si Mateo po ay magpapaalam na po. Hanggang sa muli po guys. Paalam, bye bye. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe. Paalam, po sa bye bye. Channel. At paalam din po kayong update sa aming video. Please hit the notification bell na lang po. Bye bye po guys. Paalam. Thank you for watching.